Good morning ulit sa inyo guys. Welcome back sa channel ko Jeep Doctor. And today guys, meron na naman po akong ituturo sa inyo. Ituturo ko sa inyo today guys is kung paano lilinisan itong ignition switch ninyo. So, kadalasan sa problem ng mga motorcycle natin, syempre rain or shine. Sa biyahe natin, minsan naabutan tayo bigla ng pag-ulan. Tapos maalikabok, napaka prone ng ating ignition switch sa water and dust. Hindi katulad ng mga ignition switch like mga scooters o kaya yung mga ignition switch like sa Yamaha na nandito sa bandang gilid yung ignition switch. Like covered yung ignition switch eh. Pero sa ating kasi very bare. Nakalabas lang sila. So rain or shine talaga. Tapos syempre matanda na rin tong motorcycle ko. For your information guys, this motorcycle ngayong November is 11 years old na. Tapos sira na rin yung cover ng mismong switch. 'Di ba meron pa yang parang tin cover na kapag sinuksok mo yung susi, tsaka lang siya bubukas. Ngayon talagang totally open na siya. So kapag naiwan ko naka-park tong motorcycle ko sa labas, kapag inabutan ng ulan, papasukin ng tubig yan. Tapos syempre in dirt, pasok din dyan. So nangyayari na sa motorcycle ko recently guys, yung bumabiyahe ako biglang mamamatay yung makina. Kasi nagkaroon ng loose contact dun sa ignition switch. So i-off ko lang siya, tapos i-on ko ulit. Back to power na naman siya. So paano ko nalalaman na ignition switch yun? Syempre because of itong gauge ko na wala ng power. Yung voltmeter ko namatay din. Tapos of course yung motorcycle ko namatay, tumigil. Kasi nga once na mamatay yung connection dito sa ignition switch, mamamatay yung motorcycle. So I know na nagloloko na yung ignition switch ko. Tapos yung pagloloko na ignition switch guys, hindi naman yan taon-taon nangyayari. So sa pagkakatanda ko, last time na naglinis ako ng ignition switch, that is 4 or 5 years ago. Okay, so option nyo kung magpapalit kayo ng ignition switch. Pero ako kasi nung first time na nagloko tong ignition switch ko, nilinisan ko lang yan, tapos naging maayos na ulit siya. Tapos ngayon na lang siya ulit nagloko. Yan, so bumabiyahe ako, biglang namamatay yung motorcycle ko. Yun. Indication yun guys na medyo naglo-lose contact na dun sa loob. So kailangan ko siyang linisin. Yung gantong klase ng motorcycle, mabilis lang naman i-access ang ignition switch. Tatanggalin lang natin tong headlight. Switch na to. Headlight cover na to. Then ma-access natin sa ilalim yung ignition switch. Tapos babaklasin natin. So yung mga meron din namang ignition switch na covered pa ng fairings ng motor, mas matagal silang dumumi, mas matagal silang magloko kasi protected sila ng fairings. So ito, tuturo ko sa inyo kung paano siya baklasin. So guys, yung ating ignition switch, meron dalawang bolt na nag-hold dyan. Ayan, isa dito sa kabila, tapos isa rin sa kabila. Ayan. So allen type yan. Gagamit lang ako ng allen wrench para matanggal yan. So pag natanggal ko na yan, matatanggal na siya sa bracket nitong steering natin.
Guys, ito na yung ating ignition switch. So, natanggal ko na siya from the bracket. Pero before we proceed na tanggalin ng tuluyan siya sa connection, may advice ko guys, tanggalin niyo muna yung fuse ng motorcycle natin. Kasi, itong red wire na to, live wire yan. So, kahit nakapatay ang ignition switch nyo, may power yan. So, kapag hinugot natin, tapos mamaya madikit siya dito sa metallic part ng motorcycle natin, magkakaroon ng short circuit. So, tanggalin nyo lang yung main fuse ng motorcycle natin. Mawawala na ng power yan. Sa motorcycle ko, ito yung main fuse na yon. Tanggalin ko lang yan. Yan. So, pwede na ako mag-proceed. Natuluyan tanggalin yung ignition switch ko para malinisan. Okay, so meron tayong dalawang option para malinisan yung ating ignition switch. Pwede nyo gawin dyan is dito nyo na siya lilinisan sa motorcycle or pwede nyo hugutin yung main line. Ito. So sa akin kasi, very modified na yung main line ko. May mga nakatap ng wires dito sa aking ignition switch. So kung wala pa yan, connected lang yan dito. All you have to do is tanggalin lang tong socket na to. Makukuha nyo na tong main line. Kaso yun nga, isa akin, marami na kasi nakatap sa ignition switch. So dito na lang din ako maglilinis ng aking ignition switch. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano siya linisan. At saka ano yung mga procedure na ginagawa ako. Para ma-access natin yung pinaka-contact area, nandito yun sa may itong plastic part na to. So, kailangan natin buksan yung dalawang tornilyo na yan. Yan, medyo pod-pod na rin yung mga bearings nitong ano ko, ignition switch. Ito yung contacts guys. Ayan. Yan yung contacts na kailangan nating malinisan. So katagalan, ayan, nagkakaroon siya ng kulay green. Napapansin nyo yan. Yan yung reason guys kung bakit minsan pumapalya na yung ignition switch ko. Yan parang nag-uumido na yan. So kapag pinipihit ko yung ignition switch, gaya nito. Ayan. Ayan. So, pag pinipihit ko yung ignition switch, nangyayari, itong mga to nararab siya dun sa bakal, kaya natatanggal ngayon yung dirt. Natatanggal. So, yun yung time guys na kapag nagloko yung ignition switch ko, napapagana ko na siya ulit just by turning on off yung aking ignition switch. Pero mas maganda malinisan siya para totally mawala yung dumi nung contacts. Ayan. Tapos, yung isa pang mahalagang part ng paglilinis ng ignition switch guys, is yung para ma-maintain na mapagana natin yung steering lock. Ayan. Kasi kapag tumagal na napuno ng dirt yan sa loob, tapos kinalawang, yung contacts niyan sa itong steering lock natin masisira na. Hindi na mailalock ngayon yung ating manibela ng ating motorsiklo. Ayan, so medyo matigas na nga rin siyang pihitin. Ayan, oh, grabe dumi niya sa loob guys. Oh. Gagawin ko dito guys, lilinisan ko to ng gasolina. Gasolina din, ilulubricate ko yan ng langis later on. Small amount lang ng langis para ma-make sure ko lang na hindi masisira agad yung aking ignition. Ayan, dahil nalaglag na dirt. Ayan. So, lilinisan ko lang yan ng gasolina.
Guys, medyo kinakalawang na ngayon loob. Oh. Kasi pinapasok na rin kasi siya ng tubig. So, maganda na nalilinisan tong ignition switch para ano, para mapanatili kung gagana tong ano, lock. So guys, medyo maganit ngayon yung galaw ng aking lock, tong steering lock. Pero compared kanina, mas smooth naman siya ngayon kasi medyo natanggalan siya ng dumi tsaka ng mga ano, kalawang. So mamaya hintayin ko lang matuyo tong ignition switch. Lulubricate ko yan ng langis. Yan. Wala naman magiging problema kahit yung langis ay mapunta rito sa part na to ng ignition switch. Small amount lang naman yun ilalagay ko. Hindi rin naman yun magkakos ng short circuit dito sa ating ignition switch. Tapos, itong contacts na to, ito tulad nito. Lumabas na yung lahat ng kulay tanso niya na part. So, malinis na siya, natanggal na yung mga dumi. Just to make sure, ang ginagawa ko, ginagamit ako yan ng liha, yung pinaka-pinong liha. Tapos nililiha ko yung mga contacts. Ayan, mas lalabas pa yung pinaka-tanso. Yung parang magiging gold yung kulay niya. So, kailangan guys, pinaka-pinong liha gagamitin nyo ha. Kasi hindi pwedeng mapudpud yung mga contacts na yan. Kasi mas makakasira yun sa motorcycle, sa ignition switch natin. Kapag napudpud yung contacts na yan, kailangan na natin mapalabas yung kulay tanso. Yan. Tapos konting liha lang naman, hindi naman kailangan lihang liha. Tapos dito sa mismong connection sa wiring, makikita nyo itong isa kulay tanso siya, tapos isa medyo marumi na. Yan, kailangan patanggal ng husto yung dirt na yan, kasi yan yung naging reason kaya nagkakaroon ng loose contact, biglang namamatay yung motorcycle ko. Kaya liliyahin ko yun hanggang sa matanggal yung kulay black na yon. Malinis na siya. Lumabas na yung pagka-pinaka-bronze niya, pinaka-tanso. So, pwede na natin ngayon i-assemble ulit yung ating ignition switch. So, ilulubricate ko na lang muna tong aking ignition switch para masigurado kong hindi titigas yung lock. Kasi pag tumigas na to, hindi ko na to mailalock. Ito guys, yung ginagamit kong lubricant. Ginagamit to sa mga all-in-one lubricant naman to. Pero mas common to na ginagamit langis para sa mga kinampanahe. So, hindi naman sensitive
na part ng ignition switch, kailangan lang ma-lubricate yan. So kahit anong langis ang gamitin nyo, pwede nyo gamitin dyan yung engine oil kung gusto nyo. Pero yung malinis ha, huwag naman yung used oil. Kasi kahit na langis yun, may mga dirt na yun, baka pag tumigas yung dumi na nasa used oil, is lalong makasama sa engine oil nyo. So patakan nyo lang yan ng kahit konting malinis na langis para mas maging smooth lang yung movement ng mga metal sa loob. Wag din baby oil, lalong lalo na cooking oil, wag ganun ha. Basta langis guys, engine oil. Kapag nilagay nyo na siya ng langis, maganda pihit-pihitin nyo siya para mas makaikot, makover ng langis yung buong mga metal parts hanggang sa maging sobrang smooth na ng movement. Ayan. Smooth na smooth na yung movement ngayon ng lock on guys. Hindi na siya ganun katigas ikutin. Tapos, yan, malambot na rin dito sa labas. And guys, so ready na ako for reassemble itong aking ignition switch. So na-lubricate ko na rin yan kanina. Nilagyan ko na yan ng langis. So mag-assemble na tayo ngayon. Ito guys, mayroon naman yung markings, yung mga gatla na yan. Ipapasok lang natin yan sa dati nilang posisyon. Hindi na tayo magkakabaliktad. Yan. Yan, tulad nyan. Tapos, yung contact. Yan, so mayroon naman yung, ayan, para siyang puzzle. Ipapasok natin siya dyan. Yan. Sasakto natin. Yan. And then, yung last part is yung pinaka-cover ignition switch. Ayan. So linis na linis na yung ignition switch natin ngayon. Kailangan ko na ikabit yung mga screw. Since buo na siya, before natin ikabit siya doon sa mounting area niya sa may handlebar, we need to make sure muna guys na gumagana ng maayos yung ignition switch natin. So ibabalik ko lang yung fuse na tinanggal ko kanina. Off ko muna to. Ayan. Okay, so naka-off siya. Ayan, nakalabas pa yung lock. Ayan. So smooth na ngayon yung lock natin guys. Smooth na siya. So naka-off position. Sorry guys, burado na kasi yung sulat. Pero yan, off position yan. Then pag on. Ayan. So naka-on na yung aking voltmeter. Naka-on na yung aking gauge. Ayan. So okay na siya. Pag in off. Patay na rin yung voltmeter tsaka yung gauge ko. When turn on ulit. Yan. So 12. Okay, so gumagana na ng maayos yung aking ignition switch. Pwede ko nang ibalik ngayon itong ignition switch ko dun sa mounting area niya. Yan na guys, so okay na yung aking ignition switch. Sa ginawa kong paglilinis ngayon. Ayan, so smooth na rin pati yung pagpihit ng aking ignition switch. Ayan. Sobrang smooth na niya. Hindi na siya ganun katigas pati do sa lock. So ginawa ko paglilinis ng ignition switch guys, ang bagay na naitulong yan of course na maintain ko yung contact
nung ignition switch, so hindi na siya magloloko. Hindi na bigla ang mamamatay yung motor ko sa biyahe nang dahil sa nag-loose contact sa ignition switch. Next thing guys is na sigurado ko na yung aking lock, steering lock is maayos ko pa rin may engage. Kasi kapag ka nag-stuck na yan, hindi nyo na maipipihit yung steering lock eh. Itong lock na to. Hindi nyo na yung mailalock. Pero dahil sa nalinisan yung loob, tapos na-lubricate. Ayan, so okay lang na... Okay na siya ngayon. So, dalawang bagay ngayon yung nagawa kong tulong sa aking ignition switch. So, kayo guys, kung gusto nyo rin linisan yung ignition switch nyo, ganun lang siya kadali. Hindi naman siya ganun kahirap as long as kaya nyong i-dismantle yung ignition switch, guys. So, hindi rin naman yan yearly na nangangailangan ng maintenance. Kailangan lang dyan siguro kahit... yun na lang siguro, pag dumating yung time na lang na nagloko yung ignition switch nyo, before nyo palitan, maganda linisan nyo na lang muna. Kasi mahal din ang original na ignition switch. So siguro mga nasa ano rin yan, nasa 1,000 mahigit din ang original na ignition switch. Kasi ako pagdating sa parts ng motorcycle ko, sa mga main parts, original parts yung binibili ko. Kaya ito, matagal na sa akin to, kaya pangalawang linis ko na siya ngayon. So, ganun lang guys. I hope may natutunan kayo sa bago kong video. And continue supporting my channel guys. Subscribe, like, share, and ring nyo po yung bell icon. Maraming salamat guys!